tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Usapan, umatika buong bangayan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talakseri sa telebisyon. Face to face na kasama si Miss Amy Perry. Hello mga sausawera! Sausawera! Ready ba kayo sa talakan? Sa pula o sa puti? Ano? Handa na rin bang maki-okrayan? Dance for them! Magiging interesado at sobrang makaka-relate po sa pag-uusapan natin today dito sa Face to Face dahil ang usapin po ng utang. Nako, ang iikutan ng hindi pagkakaunawaan ng magkaka-face to face ngayong araw na ito. Kaya't kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At syempre, Chang Ami, dahil mukhang malalang problema ang ating pakikialaman ngayong araw na to, kailangan natin ng tulong ng Trio Tagapayo! Tayo ay mapala dahil kasama na naman natin muli ang totoo namang tagapagtanggol ng masa, Chief of the Public Attorney's Office, Attorney Persina Acosta! At syempre, kailangan din merong bubulong para sa atin dun sa nasa itaas. At ang gagawa niyan, syempre po, mula sa Cathedral of the Good Shepherd, Father Sonny Merida. At para lubos nating maintindihan kung bakit paminsan-minsan ang ugali ng tao ay medyo nasa alanganin, narito po, psychologist Doktora Camille Garcia. Salamat Hans. Alam nyo, mga ka-face to face, nagsimula lang po sa 2,000 pesos na utang na lumaki na po ng lumaki hanggang sa naging personal na ang awaya nila. Narito po ang ating face to face issue of the day. Kung sino ang may utang, abay, siya pa ang matapang! May tubo naman inuutang namin sa kanila. Galit na galit si Teresita Artus, mas kilala sa tawag na Aling Apple, dahil sa kinalabasan ng pag-utang niya ng 2,000 piso kay Mila Explana. Apple na yan, hindi nagbabayad, halagang 2,000. Nakainom na siya, babanatan niya ako ng mumurahin niya na Sugal lang sugal. Sabi ko bayaran mo na lang, ibalik mo yung pera ko dahil pera ko yung hindi mo natubuan. Pero ngayon, lumaki na nang lumaki ang interes ng kanyang utang kaya hindi na makaahon si Aling Apple. Kahit na kami tumutang sa'yo, may tubo ka naman. Wala lang pakakawalang katanungan. Lahat na makita ko talaga, binabalibag ko talaga. Maghaharap na ngayon si Apple. Isang manunuba siyang babae. Ang umutang... Ikaw, wala kang kwenta. At ang nagpautang... Hindi ko pinagpilitan sa kanya yung pera. Face to face! Mga
ka face to face, kasama po natin ngayon si Mila Esplana, isang 54 years old na housewife, ang nagpautang po ng 2,000 pesos. Kamusta po, Aling Mila? Okay lang po. Okay naman. Kwentuhan po ninyo kami, paano po ba lumapit sa inyo si Aling Apple para umutang po ng 2,000 pesos? Kasi po umutang siya ng pera, 2,000 pumunta siya sa bayad dahil kailangan daw niya. Kailan po ito? Noong November pa. November. Okay po. Tapos? November. Tapos sabi niya, pag sweldo lang daw ng asawa niya, bibigay niya. Mm-hmm. Tapos nung mismo usapan namin, hindi na siya sumisipot. Kailan po ang naging usapan ninyong petsa na magkakabayaran? Katapusan. Katapusan po ng November. November. Last year. Opo. Okay po. Tapos? Tapos, hindi na siya sumisipot. Ngayon, ang ginagawa ko, lagi ko na siyang sinusugod sa kanila, pinupuntahan ko. Laging, hindi ko siya matagpuan kasi wala daw, laging umaalis, ganyan-ganyan. Mm. So, mula nung inutang po niya yung 2,000 pesos, hindi pa siya nakakabayad na kahit na kaunti? Hindi pa po. Wala pa talaga? Wala pa. Okay. Nabalitaan po namin na dun po sa pagpapautang ninyo, ng kahit na anong halaga, meron daw po kayong tubo na 20% kada buwan. Ano po itong patakaran ninyong ito? Ano, 20% po yung pautang ko, pero hindi ko po hindi ko po talaga hanap buhay yun. Kaya lang, pag may nangangailangan, ganun ang patakaran ko ng pera. Saan po ninyo nakuha yung konsepto na kailangan po merong 20% na ano? Wala, sa akin lang po kasi... Ah, kayo lang po ang gumawa nun. Kasi walang naghanap buhay po sa akin eh. Tapos apat ang anak ko. Wala pang naghanap, wala pa po akong asawa. Nasaan po ang inyong asawa? Byuda na po ako. Ah, byuda na po kayo. So yung mga anak po ninyo, wala pa pong nagtatrabaho. Lahat po ay nag-aaral pa. Opo. Okay. So nung nangyari po itong pinautang niyo si Aling Apple, dumating na nga daw po sa punto na kayo ay nagdadabog na. Nagpaparinigan na po kayo, ganon. Opo, totoo yun. Kasi nga po, sa hindi pa siya nagbabayad kahit na... Opo. Magkano? Opo, wala pa po siya naibibigay. Okay. Hindi po ba kayo nag-usap muli after nung umutang siya sa inyo? Minsan, nag-usap kami lahat ng petsa pinapangako niya. Okay. Napupuno na rin ako, siyempre, kailangan ko rin kasi ang pera. So, nung nangyari na po yung punto na halos medyo nagkakagalit na kayo, umabot na daw po sa medyo nagkakasalitaan na kayo ng hindi magagandang salita. Totoo po yun. Nagtatalo na kami dalawa. Uh-huh. Tapos nangyari na yung minsan siya na itong may utang pa sa akin. Uh-huh. Nandun pa yung bubong namin, pinupopok niya ng kahoy na dos por dos. Bakit daw? Matapang. Kasi nagagalit nga kasi nagpapatinig daw ako lagi. Siyempre, kailangan ko yung pera, kailangan masingil ko siya dahil kailangan ko yung pera ko. Oo, so ibig yung sabihin siya na ang nangutang... Siya pang matapang. Siya pang matapang at siya pa ang galit. Opo. Na hindi na nakakabayad. Opo. So yung nangyari, pinuntahan kayo sa bahay at pinukpok yung bubong ninyo? Opo. Kumuha siya na may kawis. Ilang beses po itong nangyari? Isang beses lang po. Oo. Dahil nagagalit siya sa inyo, dahil nagpaparinig dahil kayo. Dahil galit na siya, dahil lagi ko siyang pinupuntahan, napapahiya na siguro siya sa kapitbahay, kaya nagawa niya yon. Nagreklamo po ba kayo? Hindi po. Hindi kayo nagpunta sa barangay, hindi niyo po siya inireklamo. Pero inaway niyo po ba si Aling Apple? Hindi ko kasi matagpuan, minsan lang umuwi daw, ganyan. Nagtatago na siya, hindi na siya, parang wala na siyang balak magbayad. Kaya, siyempre nagagalit na ako, kailangan ko yung pera ko eh. Opo. Yung 2,000 pesos na yun, siyempre, pinagtrabahuhan po ninyo, pinaghirapan. Opo. Opo. Tapos pinahiram sa kanya. Opo, hindi po ba? Opo, pinahiram ko sa kanya. Mm. So mula nun, talagang wala na po kayong naging komunikasyon? Wala na. Hindi na po kayo nagkita? Hindi ko siya matagpuan. Mm-hmm. Ako na pumupunta sa kanila. Matanong ko lang, attorney, marami po kasi ang hindi nakakaalam na pagka ganitong may utang ka, pwede kang makulong pala pag hindi mo nabayaran. Totoo po ba ito? Actually, kung wala namang panluloko, walang fraud, walang deceit, wala talagang kulong ang utang. Civil obligation lang yan. Pero kung may panluloko, may pang-iistapa na, pwedeng makulong ang isang tao dahil sa utang. May nabanggit po si Aling Mila kanina tungkol dun sa kanyang pagpapatubo na 20%. May batas po ba tayo tungkol dito?